Pwede tayo mag-create ng sarili natin kasi hindi naman pwede tayo mas maging creative kasi nakikita natin. So magte-take advantage tayo habang basa yung papel. So dun sa angle din ng papel, nagpo-flow yung watercolor, so nagte-create siya ng sarili niyang cloud. Napaka-confident ko na sa'yo. Yes. Years. No? Ganda sa watercolor, katulong natin yung medium na nagpa-paint din. Basa. So dito naman, habang basa siya, kapag pinapatuyo natin, pwede natin gawin yung... Ay, yung ilog. Yung ilog. Dati niintay ko eh, kaya lang pagka kasi ang das ka kailangan. Oo nga. Yeah. Paulit-ulit ko na kasi nagawa, kaya naano ko na yung... Memorize mo na siya, oo. Flow niya. Pwede natin itip yung kulay na nakikita natin. Masyadong brilliant, pwede natin gawin mas fresh yung man niya. Mas fresh ng konti. Sa paggawa naman ng tubig, inuuna ko yung gradient. Kasi siya yung magdadala ng... Alam muna ako ng pie ka. Okay. Magka-take advantage tayo. Okay. Basa yung papel. Yan, kumakalat okay. Siya. Ayan yung background niya. Hindi natin masyadong tubig.
detail sa background later na lang natin gawin para magawa natin yung photo. Ako, parang more than 50% ng kulay ko, gray yung ginagamit ko. Kasi sa gray, mas napapalabas niya pag nagbagsakan ng kulay. Parang mas na-emphasize niya yung kulay. Hindi kagaya ng, ano ba, ang dami mong in-apply na kulay. Parang medyo nakakalito na sa mga. Sa kanyang mga layout ng mga white neon, yung pinaka-importante kasi siya yung mag-a-attract sa mata natin. Ayan, medyo mataas lang daw. Sa tao. Saka sa paggamit ng gray, mas tinutumbo ko yung tones kaysa sa kulay. Kasi pag nakuha ko yung tones, yun na yun eh. Ang watercolor naman transparent. Pwede po kayong magpatong ng kulay para mas mapalabas niyo na kulay blue yun. Kulay... Then sa color naman po, mas ano ko yung blue saka warm color. Parang dalawang color temperature. Kasi dun lang sa dalawang kulay na yun, pwede kayong mag-create ng sariling contrast. Aside from tonal value. Konting abu-abubot lang sa mga detail dun sa mata. Impression ng mga butas-butas na sabi nga niya, not necessarily na bilangin mo yung mga bintana. Ako kasi ganun eh. Talaga nagbibilang ako, kaya lang. Yung pinaka-black ko, naghahalo ko lang po yung ultramarine blue. At? Saka yung warm color na kagaya na sienna. Actually, hindi na ito sienna. Parang ano yung pinaka-redone burnt orange. Pero, mas malapit siya sa burnt sienna. Parang brown. Parehas na transparent pa rin. Kaya mas maganda siyang ipatong. Unlike dun sa black, ang black kasi opaque na opaque siya.
tayo. Lakad siya sa baba. More brush. Makurol na nga yung brush ko eh. Mas maganda kasi makikita niya parang hairline lang yung nahuhuli ko na yung tone saka ako nag-a-add ng tone. Hindi ka nagigreen. Green. Green. Kasi yung halo ko parang green na itong ano eh, yung ang combination ng blue saka yung brown. Mm. Para siyang earth color na green. Earth ito. Color na green. Ang pinaka green ko ano itong sap green. Kaya lang pag malayo ginamit ko yung purong sap. Lumalapit siya eh. Oo nga. Ginagamit ko yung sap green pagka yung mga collage na malapit dito sa foreground. Ha? Wait. Gusto ko yung pag-alaman. Parang dry brush na lang. Tapos, kaya nasisira yung brush ko, ginaganyan ko eh. Kaya dapat hindi masyado. Eh. Ah, kasi ginaganyan niya masyado. Tataka nga ako. Eh, hindi palang ganun yung tinututut ko. Yung mga epic kasi na ganun yun. Parang nagagawa lang kapag pag kinampas mo yung graph. Oo, pag hinampas talaga. Pag gano'n. Nakapit ka ng konting greens dito. Makadagdag ka na sa then yung mga
kaya ba lumalapit, nagiging mas darker na yung tone down naman ako sa mga white areas. Ultramarine blue yung gamit ko para mas white pa rin siyang tignan kahit na, na mag-tone down ko sa mga highlight. Kahit sa mga subject na puti yung t-shirt, mm-hmm. pagka naglagay ka ng, halimbawa, no, medyo no, nagkaroon ng shadow, ultramarine blue, mukha pa rin siyang white. Bystanders sa taas. Ayan na, yun ang mga kids. Thank you.
kontrolado niya na yung ano, no? Yung brush niya. Water brush. Oh. Ako hindi ko kaya yung water brush eh. Parang lapis mo na lang eh. Parang pag ganyan, oo. Oh. Kung gamitin mo. Paano kung pencil ka lang? Ganyan. Dark. Kung da-darken ka pa rin. Hindi pa nga ako nag-sketch. Kasi talaga mag-manonood ako. Gray ko. Talagang gabit na gabit ko. Nag-gray ko pa yung kulay niya from cool, pwede kong gawing warm. Buti nyo, di-distinguish mo pa yan early. Parang bukod dun sa red, orange, and blue. Hindi lalo lang naman po sa dalawa yan eh. Ah, ganun. Oh, bluish, sabihin, cool siya. Tapos, ito naman, warm. Oo. Kaya medyo, pag pinihalo nyo siya, medyo nagiging greenish yung dati. Ito, magandang kulay ko para sa tubig.